Magandang buhay! Ako nga pala si Teacher Jen. Ihanda na ang iyong sarili sa pag-awit ng lupang hinirang. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Hiraya! Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. Naman, sabayan niyo si teacher sa pagdarasal. Ipagtabihin ang iyong mga palad at iyoko ang iyong ulo. Samahan mo kong awitin ang pito-pito.
Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado, mga araw sa isang linggo. Halina at awitin natin to, mga araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado, mga araw sa isang linggo. Itong araw sa isang linggo, umilan tayo ng pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Alam mo na ba kung anong araw ngayon? Lakasan mo nga! Ngayon ay araw na... Tama! Ano kaya ang panahon ngayon? Sabayan nyo nga si teacher sa pag-awit ng Ang Panahon Song. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Silipin nyo nga sa inyong bintana kung anong panahon ngayon. Ituro mo nga ang lagay ng panahon ngayon. Magaling! Handa ka na bang mag-ehersisyo? Tara, sabayan mo si teacher. Magandang buhay! Ako nga pala si Teacher Jen, ang inyong makakasama sa araling ngayong araw. Tara, simulan na natin! Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay mga pananalita na may wastong pagbati.
Narito ang mga halimbawa ng mga wastong pagbati. Suriin natin ang bawat larawan na ipapakita at tukuyin natin kung anong wastong pagbati ang pwede nating gamitin. Sa pagpasok ni Kuya Tonton sa eskwelahan, nakasalubong niya si Teacher Jen sa daan. Ano ang kanyang pagbating sasabihin? Tama! Magandang umaga po, Teacher Jen! Binigyan ni Ate Carmela ng mansanas si Carlo. Anong wastong pagbati ang sasabihin ni Carlo? Tama! Maraming salamat po, Ate Carmela! Namasyal si Althea sa kanyang ninong Randy. Nice na sana nitong umuwi. Anong wastong pagbati kaya ang maaaring sabihin ni Althea? Tama! Mauna na po ako, Ninong Randy. Paalam po! Nagpasalamat si Michael kay John John sa pagpapahiram nito ng kanyang lapis. Anong wastong pagbati ang sasabihin ni John John? Tama! Walang anuman, Michael! Muli nating balikan ang mga wastong pagbati. Sabayan niyo si teacher! Magandang umaga po or good morning sa Ingles. Paraan ng pagbati kapag umaga. Salamat po or thank you sa Ingles. Salitang ginagamit natin sa maraming bagay. Maaaring kapag tayo ay tinulungan o binigyan ng isang bagay. Walang anuman o sa Ingles, you're welcome. Ito ay pagbati sa taong natulungan o nagpasalamat sa atin. Tuloy po kayo. O sa Ingles, please get in. Ito ay pagbati na sinasabi natin tuwing tayo ay may mga bisitang parating sa ating bahay. Paalam po. O sa Ingles, goodbye. Ito ay pagbati na sinasabi natin kapag tayo ay paalis na. Paumanhin po. Or sa Ingles, sorry. Ito ay pagbati na may paggalang dahil sa hindi sinasadyang nagawa o nasabi. Subukan natin. Suriin natin ang mga salita na babanggitin ni teacher. Tukuyin natin kung sila ba ay mga halimbawa na magagalang na pananalita. Salamat po. Ito ba ay wastong pagbati? Tama! Kuhanin mo nga. Ito ba ay isang halimbawa ng wastong pagbati? Tandaan, laging makipag-usap ng maayos at may paggalang. Hindi ko po sinasadya. Ito ba ay isang halimbawa ng wastong pagbati? Tama! Lumakad ka nga. Ito ba ay isang halimbawa ng wastong pagbati? Walang anuman. Ito ba ay isang halimbawa ng wastong pagbati? Tama! Ang ating alpabeto, ating pag-aralan, umpisahan ngayon. Aso, b, bola, k, kaktus, d, taga, aeroplano, french fries, g, gatas, ipon, i, ilaw, j, chimney, k, keso, l, lamo, medyas, noo, o, okra, pato, k, keso, rosas, sisil, tigre, ubas, finus, watawat, xylophone, yoyo, zebra, nipil, enye, ating alpabeto, madaling pag-aralan, at huwag mong kakalimutan,
Kilala niyo ba ang letrang ito? Siya ay si letrang W. Kayo nga? Lakasan mo pa! W. Alam mo ba kung ano ang tunog ni W? Ang tunog ni letrang W ay W. W. Ikaw nga? Lakasan mo! Magaling! Narito ang mga bagay na nagsisimula sa letrang W. W. Walis. W. Watawat. W. Walo. W. Waiter. W. Water lily. W. Warren. W. Wilma. Ngayon naman, tulungan niyong hanapin ni teacher ang mga letrang W sa susunod na larawan. Kaya niyo bang hanapin si letrang W? Bilugan natin sila! Magaling! Ganito naman ang wastong pagsulat kay letrang W. Sa pagsulat sa malaking letrang W, magsimula ka sa asul na linya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sa pagsulat naman ng maliit na letra ng W, magsimula ka sa pulang linya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sabayan niyo nga ako. W. 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 Magaling! Tandaan, sa pagsulat ng malalaking titik, tayo ay laging nagsisimula sa kulay na asul na linya. Kapag tayo naman ay nagsusulat ng mga maliliit na letra, tayo ay nagsisimula sa pulang linya. Balikan muli ang kwentong si Marites Bungismis. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pamamagitan ng pagbilog sa tamang sagot. Ano ang pagbating sinabi ni Marites kay Lolita? Kumusta ka? O magandang umaga, Lolita? Ano ang sinabi ni Marites sa nanay ni Lolita nang gusto niyang ipasyal si Lolita? Magandang gabi po? O maaari ko ba siyang ipasyal? Ano ang ginamit na pagbati ni Marites sa Bayabas? Magandang hapon, Bayabas. Kumusta, Bayabas? Ano ang sinabi ni Marites nang magpasalamat sa Nuno? Salamat, Nuno. Maaari bang sumakay? Anong katangian mayroon si Marites? Magalang o masunurin? Mga bata, kanyo na bang bumilang? Tara, samahan niyo akong magbilang. Ito si bilang isa. Isang hamburger. Dalawa. Isa, dalawa, dalawang cake. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo, tatlong corona. Apat. Isa, dalawa, tatlo, apat, apat na donut. Lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang kabute. Anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na bola. Samahan niyo ulit akong bumilang. Buuin natin ang bilang na anim sa bawat pangkat. Bilangin natin ang mga laso. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima,
ilan ang kulang sa mga laso upang mabuo ang anim? Tama, isa. Bilangin natin kung sila ay anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Magaling! Bilangin naman natin ngayon ang mga kape. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan ang kulang upang mabuo ang bilang na anim? Tama, dalawa. Bilangin natin ulit sila kung sila ay may bilang na anim na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Magaling! Huwag kakalimutang sagutan ang iyong mga activity sheets patulong kina mama, papa, ate o kuya o kung sino mang nakakatanda ang kasama mo sa bahay. Hanggang sa muling aralin, paalam!